medyo buwis buhay ang bumaba dito. Ito yung mga bato, matatalim na bato. Ito naman yung pinaka-railing. Oh. Hawak-hawak ko, goma to na goma ng truck siguro to na in-slice. Yan, matatalim ang bato eh. Kaya kailangan dahan-dahan talaga. Kasi yun yung sinasabi kong buwis buhay. Kasi pagka ikaw eh bumagsak dyan, minsan mga patulis pa yung bato, talagang pag tumama ulo mo riyan eh wala na, hindi na tayo makikita ng pamilya. Kaya kailangan konting ingat eh. Ayan eh, ikaw bumababa ka. Pero talagang napaka-exciting nang pumunta rito. Kasi yan ang makikita natin. Ito eh, dagat. Dagat talaga yan. Na makikita niyo paligid yan. Yan. Doon sa gawin na yun, makikita niyo mga bundok na yan. Yan yung town ng Ronda, Mualbual, Cebu. Pero ako, dito ako sa barangay sa Bedra, Mualbual, Cebu. Ito yung isa sa pinaka-famous na lugar dito sa Cebu na kadalasan pinupuntahan ng mga turista. Eh, kasi nga, napakaganda ng dagat, malinis. Hindi naman to yung famous na beach dito. Ang famous na beach, yung tinatawag na Basdabo. Ito yung nasa likuran ng tinatawag na Basdabo na yon. Ibig sabihin, Basdabo, big sand sa English. Kasi doon ay merong white sand na mapakalapat, malaki. Ala Boracay yan dating. Eh, kaya napupuntahan. Pero dito, ito kasi yung pinaka-fishing ground dito. Sa yan yung tinatawag na bunsod sa gawi doon, tabi-tabi yan, ayun, meron pa ron yan, nakita nyo yan eh. Ang tawag ko rito fishing village. Oh eh bakit hindi gaganda rito sa lugar na to eh, makakakita ka pa ng starfish. Oh ito. Eh, siyempre, ignorante tayo rito, pero dito sa dagat, totoo palang may starfish. Ayan, no? Eh, pero kailangan, ibalik uli natin, hindi pwedeng iuwi. Kasi maganda yung nahan dyan sa dagat. Pero ito, pagka nag-low tide, dito, nakakakuha ng mga shells, ganoon. Dito, may mga tinatawag na kibble, aninikat. Ayan, dito yung mga clam, dito nakukuha. So, magandang, yan ang kinatutuwa ko rito sa lugar eh. Oh. Ito eh. No, may kapatid pala yung starfish doon. Oh, pagtabihin natin, magkapatid pala sila. Ayan. So, pasyalan natin ito. Nagpe-prepare siya ng ng panghuli ng isda. Ano tawag diyan? Paon. Paon. Ayan eh, pagka sakali, ano ang nahuhuling isda? Tulingan. Tulingan. Ito yung tulingan eh, yan eh. Yan yung tuna. Tuna sa English. Sa English. Yan ang isang tawag, yun ang famous, yung tuna. Yan yung ginagawa sa sashimi. Ako eh, napakasarap. At saka kung dito galing, syempre alam mong presko. Pagka ginawang sashimi yan, o pinilaw, ay ako, masisiyahan ka sa lasa nun. Nakakita nyo yung tabi, no? Mga bato, no?
yan ang itsura ng lugar na to. So napakaganda tingnan. So sa banda ron, yun, merong mga nakaparada na mga yate o yachts dahil dyan. Oh, eh, na-presko-presko rito kung kayo lang ay mapapasyal. Pero mo, napakagandang experience. Eh sayang, hindi ko inabot kanina yung bungsod na yan. Humarpes kanina ng mga isda dyan. Eh, sana na-videohan ko. Pero by next time na mabalik ako rito, asahan nyo, mapapanood nyo sa YouTube channel ko yan. Paano inaahon yung mga isda na nahuli riyan sa tinatawag na bunsod. No, eh sana maibigan niyo yung video ko, no? Huwag niyo kakalimutan na lagi niyo na mag-subscribe. Kasi para ma-experience niyo rin yung na-experience ko. Panoorin niyo lagi yung aking YouTube channel. Subscribe. Aside sa like, i-subscribe nyo. Pindutin nyo yung notification bell at para lagi kayong updated sa aking video. Salamat po!